Ganyan na ba yung mga kabataan ngayon? Yan na bang natututunan sa'yo? Ano ba naman itong mga bata sa PBB? Kaya gaganda lang, pero wala namang laman ng utak. Hoy, Big Brother, ginawa mong bobo yung mga bata. Alam mo ba, merong bumastos kay Judy Ann ng isang bagong love team. Nakakapikon talaga yun, promise. Hindi niya talaga matanggap sa sarili niya na ba't tinandaan na lang ako ng batang yun? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord! At ito naman po si Papa Austin. O, dito po ang pangaba. Ang lagi niyong inihinit sa amin. Ay! Chichito na! Dali! Ayan, Diyos ko po. Alam mo ha? Malalim ang pinag-uusapan ngayon, Loy. Yung nangyari nga sa PBB. Ay! Kung saan parang nawawala daw ang mga bata ngayon sa panahon ng kasaysayan. Oo, Nay. Parang ang kino-question nila ngayon, ganyan na ba yung mga kabataan ngayon? Yan na bang natututunan sa eskwela? Correct! Diba? O, eto nga, Loy Noy. Ang bakla. Si Robby Domingo nagsalita na kasi siya yung host ng PBB. So, parang nagkaroon ng game. Alam naman nila ito, no? Parang ano, nagkaroon na parang quiz bee, ganun. Quiz bee, oo. Oh. Paunahan kung sino nakakaalam ng sagot. Siya ang pinindot, ganyan. So, yung may mga tanong na anong lugar na ito na tinatawag ding Summer Capital of the Philippines? Intramuros? Ha? Mali! Oo, ang tamang sagot ay Summer Capital of the Philippines. S. Kasi yun ang capital ng summer. Ha? Huh? S. The joke lang. Diba? Mas lalo kong ginulo. Summer capital, siyempre Baguio. Oh. Tapos ito na may next question niya. Ang ina na katipunan na si Melchor Aquino ay kilala rin sa bansag na Ninoy Aquino? Ha? Bakit ganun? Ina nga eh. Tapos Ninoy Aquino? Kung ama yung tanong, dapat din. Nililito mo lang. Ano ba dapat sagot? So, ang tamang sagot siyempre ay Tandang Sora. Meron pang tanong si Robby. Yung, ang tulay na ito ay nagdudugtong ng mga pulo ng Leyte at Samar. Anong pangalan ng tulay na ito na itinuturing ding pinakamahabang tulay sa Pilipinas? S-Lex po. Tulay na pala ngayon yung highway. Ang tamang sagot syempre pa ay San Juanico Bridge. San Juanico Bridge. Ito na tinanong ulit ni Robby. Sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ay mas kilala sa tawag na sabi nung isa Marjo. Sabi naman ni Gab Majoha. Kinuha yung unang-unang pangalan. Ginawang acronym. Eh, napaka-basic, di ba? Bursa. Bursa. Kasi ang ginawa nila yung first name, sabi yung last name. Gomez Burgos Zamora. Zamora. Diba? Ito naman, History Quiz B. Pwede pong umuwi? Ha? Sabing gano'n. Parang ayaw na yata nung bata. Sabi ni Robby, si Dr. Jose Rizal ay kilala sa kanyang palayo na ano? Jay Rizal. Wow! Ang tamang sagot, Diyosa, ay Ay, parang hindi ka sa sure. Ay, napo. Kaya medyo nalungkot si Robby, no? Kasi sabi nga ni Robby, sa una raw, nakakatawa. Pero habang tumatagal, hindi na nakakatuwa. Sana maging daan daw ito para makita kung ano ang kakulangan sa sistema ng ating edukasyon. Yes. Sa lahat ng content creators, let's battle hashtag Majoha. Yes. Ay, kaya sari-sari yung mga komento, no? Yung iba sinasabi nila, syempre napanood ito. Oo. Syempre yung kakulangan ng bata o yung kakulangan sa kaalaman ng bata, pwedeng nakalimutan o pwedeng hindi talaga nila alam. Pero meron din naman daw na kunwari tayo, hindi natin alam kung anong sukat ng pako. Tapos pero alam ng karpintero. Meron tayong alam na hindi rin naman alam ng karpintero. Parang ganun. So parang gina-justify na bakit lahat ba ng dapat alam?
Diba? May mga ganyan. Kaya, medyo malungkot nga ito kasi syempre tayong mga sinauna, gusto ko yung sinauna. Alam na natin yan, diba? Kasi dati nung tayo, diba, meron tayong Philippine history. Yes, diba? O, tapos naging world history. May world history pa tayo, o, diba? High school, no? Oo. Eh, ngayon parang he kasi. Oo. Bata. Ha? He kasi bata. Pinaikling geografiya. Tinan mo, binabasa ko, ha? Kasi hindi natin naabutan to, eh. Diba? At least kami, aminado rin kami. Hindi namin alam. Geografiya, kasaysayan, at sibika. Kasi. Yung panahon natin ay araling panlipunan yan. Saka diba, may mga diba? Kultura. Nakakaloka, no? Kultura. Pero anay, siguro naman kasi din, valid din naman yung ano, yung point ni ano ni Robby Domingo na ay nakaka-alarma nga naman kung sunod-sunod na mga tanong tapos iba-iba yung sagot ng mga bata tapos parang kung paano nila buuin yung mga sagot nila using yung kumbaga sorry for the term pero pagka-hegemon na mga terminologies ngayon na yung gaya ng Majoha, di ba pinagdudugtong-dugtong yung umpisa ng pangalan. Oo nga. Diba? Parang eye-opener din to for all of us. Na dapat binabalikan natin yung nakaraan. At hindi natin binabago yung kasaysayan. Pati nga yung mga libro, diba? Dinireklamo na rin ng DepEd dahil iniiba nila yung mga may mga sample ng mga pangungusap. Tsaka yung mga questions sa mga test, diba? Kung ano-ano na. Ano-ano na mga para lang yung isang politiko na ayaw nila eh gagawa nila doon ng tanong na talagang feel, parang yun ang dinudukdok nila sa utak ng bata na at saka, ginawa ng politiko yun. At saka minsan ay di ba parang yung mga tanong pilosopo, yung mga ano. Diba? Diba ang daming kumalagay yung mga nakakatawang mga tanong? Oo. Eh, nais sa tingin mo, hindi kaya ito epekto nung dalawang taong pandemya na hindi nakakapasok ng school? Oo, somehow malaki epekto nito. Hindi lang yan, Loy, kahit sa mental health ng mga bata. Na labis na naapektuhan ito. Kaya dapat talaga may mga interaction. May face-to-face talaga. Para hindi nawawala yung mga bata. Kasi hindi talaga normal na nag-online class. Darating ang araw, yung mismong work from home, kakasawaan na nila. Kasi dinaanan nila nung estudyante, ha, ito na lang trabaho ko, work from home, tapos puro computer at harap ko. Ilang taon kong ginawa itong, diba? Kaya, dapat din talaga, buksan na yung face-to-face. Eh, Nay, pero meron din iba nagsasabi na yun daw nangyari na yun sa PBB, scripted. Ay, ako naniniwala, hindi yun scripted. Oh. Una, yung scripted, merong mga eksena. Oh. Minsan si, di ba, si Big Brother, kapagawa ko to kay Pedro. Oh. Pag ginawa to ni Pedro, tsak na magre-react si Juana. Oh. Yung ganon. Pero yung, oy Pedro, gawin mo to ah. Oy Juana, ito i-react mo ah. Walang ganon. Ako ah, yun ang tingin ko lang ah. Nililid lang nila yung mga housemates na, ah ito, pagsisilosin kong dalawa. Ipitest natin ang kanilang behavior, yung kanilang attitude. Kung magsiselos ba ito. Yung mga ganyan. Pero para gawing scripted itong mga, yung kahinaan, syempre magre-reflect yan sa mga bata. Na ano man naman itong mga bata sa PBB, kaya gaganda lang, pero wala namang laman ng utak. Yun ang sasabihin nila. Oo nga, no? Oo, syempre, kahit naman ako yun, kunwari ako yun, yung anak ko nandun, tapos in-script ng ganon, ay hindi, magre-react talaga ako paglabas niya. Tatanungin ko, anak ko, anak, yung totoo, yung sa gumbursa, anong sinagot mo doon? Gumbursa ba talaga? Hindi, daddy, kasi sabi ni Big Brother, ito daw isagot ko. Pag ganun talagang susugod ako kay Big Brother. Kahit boses pa siya. Ha? Kahit boses lang siya. Hoy Big Brother, lumabas ka dyan. Ano ginagawa mo sa ano? Ginawa mong bobo yung mga bata. Kaya ako naniniwala na hindi scripted yun. Kasi kung scripted yun, Loy, mahuhusay umarte yung mga bata. Alam na, wala pang ano, wala pang acting workshop ang uhusay umarte. Oo nga.
Kung kuha yung malalaman mga natin yan, then merong OGDS acting workshop, di ba? Very organic yung reactions nila. Diba? Totoo yung reaction nila. Pero syempre, ano na rin to? Wake up call na rin to para sa mga magulang, para sa mga guro, para sa mga deaf ed people. So, sino nga ba ang dapat sisihin dito? Palagay mo, Josa. Ay, baka pwede yung mga bata din. Hindi naman joke yan, ha? Hindi! Dahil baka mamaya, mas ino na nila mga pagtitiktok, tapos mga hindi sila nakikinig sa mga teacher nila. During online class. I mean, ang comment pa na isa, mas ino na nyo pa kasi yan magpili dyan sa PBB kasi mag-aral kayo. Ay, may ganun. May ganun comment. Dahil yung mga kabataan ngayon, kung ano-ano na mga inuuna. Baka pagbablog, ganyan. Siguro na yung kay Robby, call for action. Hindi siya nagtuturo na kung ano ang sinasabi niya. Kung ito yung nangyayari, baka kailangan yung ating education system mag-adapt dito sa new normal na sitwasyon ng edukasyon, di ba, Nay? Kasi nga, hindi naman ito yung kinagis na natin na dating face-to-face. Ngayon, computer na lang kaharap natin. Ay, naririnig lang natin ang boses, di ba? Correct. Kaya nga, may nagsuggest nga na dapat daw ibalik yung mga quiz bee, ibalik yung mga contest like game ka na ba? Oo, para daw informative yung pwede. Show. Who wants to be a millionaire, yung mga demand general information. Correct. Para entertaining pa rin pamaraan kung paano natututo. Hindi lang yung mga bata, pati tayo matatanda, di ba? Correct. Anyway, ikaw ba, Josa, meron ka bang ano yan? May mga encounters ka, ganyan? Ay, oo, Tito Oji, yung tatay ko. Tatay mo? Mali-mali ba sumagot tatay mo? Ay, minsan natanong ko, Tay, what is the square root of 9 plus square root of 16? Math na to eh. Square root of 9 plus square root of 16. Oh. Alam ko sagot dyan. Ay, alam ko na. Ba't ano sinagot ng tatay? Ay, naku, sabi niya, pumunta ka kay parang Pidring. Oh. Yun ang maraming alam sa mga halaman ugat. Hardinero yun! Magaling yun sa mga ugat na yan! Square root sa math mo? Ay, ewan ko sa tatay ko yun! Sinagot niya sa akin. Tatanong ako dahil hindi ko alam Narinig lang yung root. Importante lang talaga yung awareness natin na talagang nangyayari ito. Pero sana po kamustahin din natin yung mga anak natin, ha? Kung naturo na ba sa kanila yon, kung di pa naturo, di ba? Kasi yun po eh, ay, gaya nga yung sinabi nanay, wake up call, hindi po tayo para magturuan. Kailangan po natin ngayon magtulungan para itong henerasyon na to, makuha nila yung tamang edukasyon na nakuha natin nung panahon natin. Correct. Anyway, with that, mga kaibigan, ito po. Ha? Tapos na. Isa pa lang na chichika natin. Ay, naku, ito na yung susunod. Hindi na siya bumabata. Sino? Pero mukha pa rin siyang bata. Sino? Ito na si Ryan Agoncillo na. Nag-birthday siya. 43 years old na. Oh my God, si Ryan Agoncillo. Diba? Happy birthday, Ryan. Sino magmakala yung mukhang yan? 43 na. Yes. Diba? Alam ni Ryan ang kasaysayan namin. May past kayo? Yes, meron kaming past dito. May past pala sa pera. Hindi! Ano? Alam niya, paborito ko siya nung araw. Yung Sprite commercial niya. Oh! Sa elevator. Oh. Tapos, naalala ko noon, parang dinala siya sa akin ni Tita Ara para ipakilala sa akin ng personal si, ano, si Raya. So, sobra akong tuwan-tuwa. Hindi mo siya minanage? Hindi ko siya. May manager naman si Ian. Hindi ba ako nagmamanage noon? Hindi ka ba nagmamanage noon? 90s. Nung 90s. At si Raya ay taga Batangas. May lahing Batangas. Talaga? Talaga? Ano ang kwento kay Raya? Hindi ka. Sa birthday niya. Dahil Agoncillo, para alam ko. Mga Agoncillo, yes. Batangas. At doon sila kinasan. Sa Batangas. Ay, oo, tama. Yung surprise, di ba, Nay? Nagulat na lang lahat, kasal na nung hapon si si Ryan at saka si Juday. Ito nga, Nay, nag-pen ng napakagandang mensahe itong si Judy Ann Santos para sa kanyang asawa. Ano sabi ni Judy Ann? Basa. Ito, Nay, nasusulat. My life, my heart, my soul.
a wonderful father to our three beautiful, amazing children. You are and will always continue to be God's biggest blessing. I love you forever. Oh. Hashtag 43. Aww. Aray. Yes. Pero speaking of Judy Anaya, alam mo ba, merong bumastos kay Judy Ann? Oh my God. Piling niya nabastos siya. Sa estado ni Judy Ann? Judy Ann na siya. Pero piling niya nabastos siya. Oh. Ng isang bagong love team. Oh, tapos? Oo. Dahil nga, dinaanan lang siya. Walang hi, hello, ganon. Oh. Ito yung sabi niya. Pasa? Nabahagi niya yung experience niya. Sabi niya ganon. Masarap magtrabaho kapag mahal mo lahat ng kasama. Mm-hmm. Ang hirap pag may banas. Sabi niya ganon. Mm-hmm. Tapos dinetalye niya. Ako, isa sa mga na-experience ko, yung bagets, love din ito. Ganyan. Medyo kilala. Yung dumaan lang, hindi ka naman naghahanap ng atensyon na, hi! Pero yung respeto na lang sana. Mm-hmm. Kasi hindi lang naman ako yung nandun. Parang marami ding mga artista nung time na yun na di hamak na mas matanda sa kanila. Mm-hmm. Ako, hindi na yung respeto sa status eh. Mm-hmm. Yung respeto na lang sa nakakatanda. Mm-hmm. Sa atin nga, instinct na natin yun. Instinct na lang yun na respetuhin mo lahat ng kasama mo sa trabaho. Mm-hmm. Kailangan mong makisama. Hindi dahil kailangan lang. Kailangan mong makisama. Sabi niya ganun. Sa mga kabataan, kumbaga, yung gratitude ba na ito yung trabaho natin, naka-air content tayo, very privileged ang mga artista, di hamak naman mas malaki ang kinikita ng mga artista sa mga gaffers, staff, at crew. Uh-uh. But yet, ang trabaho nila, times 10 sa ginagawa natin. So, kailangan alagaan din natin sila kasi wala kang karapatang magreklamo. So I hope at some point, yung mga magiging artista naman, sa mga nanonood sa atin, please remember to value the people around you. It is very, very important to value the people around you. Oh, ay, ang daming wisdom doon. Oo nga. Bongga si Juday, ha? Oo. Oh. Alam mo ba, kung binabasa ko tonight, ikaw yung naririnig ko eh. Bakit? Yung lagi mo sinasabi sa mga baguhan. Diba? Lagi pagdating yan. Sa paggalang. Correct. Alam, ano yan, seniority wise kasi yan. Oo. Eh. Dahil senior ka, babatiin kita. Oo. Hindi, huwag mong tingnan doon. Kundi, nadatnan mo yan. Oo. Nadatnan mo sila artista na matagal na. Dapat, magbigay pugay ka. Hindi porke sikat ka, ikaw lalapitan ng ano, ng veteranang aktres, ng veteranang aktor. Kasi masikat ka kaysa sa kanila. Hindi. Dinaanan din nila yan. Totoo. Diba? Naging baguhan din sila at yung mga veteranang artista nung araw, nagbigay pugay din sila. Yes. Nag-courtesy call din sila. Mm-hmm. Ganun lang yon. Kahit naman sa akin, ako na... Ilang beses na may dumadaan sa harap ko talaga. Hindi sa, ewan ko, ba't nagngingit-ngit ako? Kaya minsan, isang PBB housemate, alam mo, makakasama ko siya sa ano ah, sa isang teleserye. Pictorial namin. Di na lang daanan lang ako. Eh, magkasama kami sa pictorial. Magkasama kami sa show. Ganyan-ganyan siya oh. Pati yung EP, dinaan-daanan niya. Eh di hindi na ako nakatiis. Oo, anong ginawa ko? Ano yung tinawag ko? Anak, halika. Hmm. Anak, kilala mo ako? Opo, sino ako? Kabayo po. Ha? Hindi, joke ko. Hindi. Eh kung yun ang sinabi, Hindi. Sabi ko, anak, kilala mo ba? Sabi ko, opo. Napapanood mo naman ako? Oo. Opo. Bakit hindi ka doon bumati? Ilang beses mo akong dinaanan. Mm-hmm. Diba? Ako pa babati sa'yo. Mm-hmm. Eh, bago ka rito. Mm-hmm. Diba? Sorry po, mahihiyain. Nahihiya po kasi ako. Nahihiya ka? Mm-hmm. Eh, sana sinabi mo sa'yo, nahihiya po akong bumati sa inyo, ha? Hindi. Mm-hmm. Siyempre, anito ka sa mundo namin at kabahagi ka na rin namin dapat. Mm-hmm. Na malapit ka sa mga seniors, ikaw nagpapakilala. Mula noon, talagang ano siya, yun ang nakatatak sa kanya. Every time may makikita siya, hello po, magandang hapon. Ay, hindi niya ako makalimutan.
nga. Kahit sa naman trabaho na, di ba? Pag alam mo na boss mo, di ba? Senior sa'yo. Kahit nga na, ano, kahit nga ibang departamento, basta alam mong matagal na yun kaysa sa'yo eh. Di ba dapat binabati mo pag dumadaan ka? Oo, hindi naman ano eh. It's not being plastic. You're just being polite. Yes! At yun naman ang gusto mo ring maranas ang pagdating ng araw na ikaw ay tumanda. Yes! Na yung mga batang papunta pa lang dahil ikaw ay pabalik na, eh sila naman yung babati sa'yo dahil ginawa mo rin yun nung araw. Yes! Di ba? Kaya tama si Juday doon. Nakakapikon talaga yun, promise. Ramdam ko si, tinan mo si Juday, para isa-isahin niya yan, para mag-statement siya ng ganyan. Oo. Hindi niya talaga matanggap sa sarili niya na, ba't tinandaan na lang ako ng batang yun? At saka hindi niya makalimutan? Oo, dahil kahit ako, sobra ko appreciate si Jesus De La Vine. Oo. Si Jesus De La Vine, kilala yung daddy niya? Sino? Si Daddy De La Vine. Hindi, joke. Hindi. Si Jesus De La Vine. Dibu ni Heaven Peraleo. Oh. Lumapit siya sa, nag-effort siya, lumapit siya. Hi po, Tito Oji, ako po pala si Jesus De La Vine po. Oh. Kilala ko po kayo. Tapos, I'm glad to meet you po. Sabi ko, ang bait mo naman. Sabi, tama yan ha, sabi ko sa kanya. Tama yan ginagawa mo. Kita mo yung maganda at tama na hindi mo rin nakakalimutan. Oo, di ba? Kaya, Diyos ko, kumbaga, si Kisses may pabaon sa akin. Si Kisses, meron siyang investment sa akin. Oh. Yung mga gano'n. Kahit yung mga, tapos yung mga artista, di ba? Oh. Aminin mo, si Loy natutuwa. Siya unang binabati ni Julina. Oh. Siya unang binabati ng mga artista. Di ba, nakakatuwa yun? Yes, nare-recognize kanila na dapat... Oh. Kung si Loy ang unang nakakita sa kanila, si Loy ang unang lalapit. Oo naman, pag ako po unang nakakakita sa kanila, kaso minsan biglang, Mama Lads! Tapos ako naman, pag tinawag na naman ako, dahil ako lumalapit, diba? Ano mga hindi ko sila lumalapit sa mamalay lang ako, sila Julina magdakal na, diba? Kaya isang magandang ano to, lesson to sa mga gustong mag-artista, yes. Sa mga papasok sa industriya. Para mag-artista. Ayan. Kayo unang-unang babati, yes. Sa mga seniors. Mm-hmm. Diba? Hindi kailangan 60 years old sila bago nyo batiin. Mm-hmm. Yung mga seniors, sinasabi ko, yung dinatnan nyo na rito bago kayo pumasok. Si Josa is nabera yan. Oh, ma. Prima donna. Tapos parang... Attitude ako. Oo. Meron ka bang ano? Meron ka bang istorya ng attitude? Mga bata sa amin, Diyos ko! Oh, bakit? Bata hindi naman artista. Hindi naman ho artista. Pero kumakaasa para mga artista. Bakit? Akala mo kung sino? Mga bata pa, hindi marunong gumalas sa matatanda. Oh. Aba, yung baga naman, agang-agang. Oh. Ako yung may bibihin pandesan. Oh. May nakita akong dalawang bata. Oh. Binastos ako! Ha? Binastos ka ng dalawang bata? Kahit nabatiin ako, ang sabi sa akin ay, baklang pangit! Meron ako, nasaktan ako, sabi ko, Diyos ko. Mga bata pa lang ito, ganito na ang bunga nga. Tanghali, bumalik na naman ako doon sa tindahan. Bumili ako ng soft drinks. Nadatnan ko na naman yung dalawang bata doon, naglalaro. Abay, akala ako ibabatiin na ng maganda. Ay, iba ang sinabi sa akin. Nasabi sa kanin, baklang pangit! Tawa na sa akin. Gigil na gigil na talaga ako. Nasasaktan ako dahil syempre matanda ako. Hindi sila marunong gumalag sa akin. Okay. Tsaka dapat hindi na lang alamin yung pangalan mo para tawagin ka sa pangalan. Ito na, hapon na. May bilhin na naman ako. Sa tindahan. Nadatnan ko na naman daw ng mga bata. Yung mga bata hindi na uuwi. Kaya nga, sabi sa akin, baklang pangit! Sabi ko, Diyos ko, gusto ko, bigyan niyo po ako ng pagpipigil. Pag hindi talaga ako nagpapigil, gusto ko pagkakausapin ko mga magulang ng mga ito. Hindi pa rin natigil ang mga bata. Baklang pangit! Hindi na ako nakapagpigil. Nilapit ako ng dalawa. Kayo yung dalawang bata, kayo? Minsan pang sabihin niyo akong baklang pangit, ay talaga namang papuputukin ko yung mga musuri niyo. Nung gabi, ayan, may binili na naman ako sa tindahan. Aba, nakita ko na naman ang dalawang bata. Oh. Sabi sa kanin,
tinitigan ka. Ano? Ano? Ano sasabihin niyo? Alam mo na! Alam mo na! Alam mo na rin yun? Kasi hindi naman nila binanggit. Nilalinyit eh! Hindi mo kasi nilinaw. Basta naman sila matanda ako, ako na talaga nagpigil. Ay nako, nakakaloka. Ay nako, feeling ko hindi matutulad dyan yung anak ni I'm the Eigen Man, no, Loy? Ay, oo na, ay Diyos ko. Feeling ko naman, itong mga batang ito, lalaking mga magagalang at mahuhusay. Dahil hands-on ang kanilang nanay sa pagpapalaki sa kanila, di ba, nanay? Nakakatuwa, di ba? Habang si Reyna sa share gown, di ba? Yes, sa kanilang tahanan, nanay, biro mo, at 2 years old. Very viral ngayon yung video. Sino? Ni Lilo, na si nakakapag-balance na siya sa sa surfboard at saka nagsiswim-swim. Natutuwa. Kaya naman proud na nanay itong si Andy. Kaya pinost niya ito, Nay. Oh, ano sa si sulat? Basa. I find that a great way for little ones to learn a new skill is simply by letting them have a go at it. Trust them as they explore their capabilities and support them as they push themselves to try. Lilo has been leveling up on her swimming skills by the day, and I see that it's having playmates around and being able to do fun activities in the water that motivate her to do so. Like surfing! It doesn't matter if they eventually opt to explore different things as they grow older. That's what makes life more enjoyable after all. But what a simple joy it is to see them love the life we are able to offer them. Not by force, but by nature. Not by force, but by nature. At saka yung na-appreciate nila yung buhay na naibibigay ng magulang para sa bata. Ang ganda nun. At saka yung anong buhay probinsya. Diba? Nakakatuwa na talagang pinatikim, pinaranas ni Andy at ni Philmar yung buhay probinsya sa kanilang mga anak. Simple life, yes, simple joy. Correct. Diba? Oh. Ay, katulad si Josa. Oh. Probinsyana ka, diba? Pero hindi naman katulad ng kay Andy. Bakit? Kay Lilo na na-appreciate ni Andy yung talent ng anak niya. Oh. Ako talented ako ng bata. Oh. Tatakbo na ako sa inay. Oh. Inay! Inay! Oh. Tingnan niyo aking drawing. Oh. Oh, kasi nga, diba? My first graduate to eh. Sabi ng inay, wow! May talent ka sa pagdadrawing. Ang ganda ng kabayo! Kuha-kuha mo! Parang totoo! Sabi ko, inay, hindi naman kabayo yan. Kayo yan! Hirang pa sa akin yung papel. Hindi nila na-appreciate. Gaga ka naman. Ba't naman pinagmukha mo siyang kabayo? Kailan naman ba eh? Fine arts. Oo nga, fine arts pa naman ang tinapos si Josa. Nakakalo. Appreciation. And with that, mga kinigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Nakukuli ka pa namin subscriber! Madali lang! Ikiklik lang yung subscribe button sa baba. At kung naibigay niyo pang aming episode ngayon, huwag niyo kalimutan mag-comment below. Iklik niyo po yung like button at huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya kayong unang-unang mananotify na meron kami latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana po mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Nandyan pa rin po yung aking post tungkol sa bakasyon namin ng Team Waechos na nakita namin ang Bex Battalion at ang Bex Friends. Kaya riot po yan. Panoorin nyo yung vlog ko. Para hindi nyo sasabihin ko. Basta thank you so much po. thank you so much po sa mga magagandang comment nyo po. Lalo na kayong latest video, lalo yung ating episode, na namiss din pala nila ako. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ayan. At syempre pa ang aking panayam, ang one-on-one ko with Divine Petal. Wow! Ayan. Ito po, panoorin niyo. Meron bang nagmarka sa isip mo, Tetay, na itong taong to inapi ako nung araw? Oh, so you remembered.
Yung parang you try your best, you give your best every night, you even pray harder every night. Pero may isang tao na yung every time na lang I try to be nice to him, but he never liked me talaga. He never liked me. Alam mo, I don't wanna bother people. Yung... Ayaw mo rin maging pabigyan. Ayoko talaga, promise. Ayoko nung... I don't like people looking at me. Ay, shucks, kawawa, or... Ayan, ako, oh. Ba't siya naiyak? Diyos ko. Kasi nga, kala niya, wala na siya sa mundong ito. Oh! Ayan ang alamin ninyo, ha? At alamin ninyo kung ano ang naging papel ni Papa O dyan sa istorya niya. Ah. At ito po ulit yung likod, Papa O, si Onji Diaz na lang yung nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano ba nga bang lagi niyong inihilig sa amin? Ay! Ichika mo na! Yun, oh. Nakita ko dumaan naman sa aming bahay. Ha? Oh. Sila naman ang dumaan sa iyo. Ito yung dalawang bata. Ito ha. Oh. Isinapo ko! Ha? Ha? Ang dalawang bata. Oh. Inabit ko! Ha? Ano? Oh. Ba't mo naman ginagawa? Ay, ano magdala? Oh. Ang sabi ko, ano? Ulitin niyo pa yan ha? Ulitin niyo pa yan? Madadala na kaya? Uulitin niyo pa yan? Hindi nagsasalita. Oh. Ano? Uulitin niyo pa yan? Bakit hindi kayo makapagsalita? Sasabihin niyo pa ako baklang panay? Oh. Di pa nagsasalita. Ano? Ano? Ano gusto niyo gawin ko sa inyo? Oh. Sumugod ang dalawang bata. Iswing mo naman kami. Binibuisit ka, no? Kala ko matatakot na rin sinamit sila. Hindi. Naisinuwi ko mas gustong-gusto nila. Ako yung binibuisit. Ewan ko sa iyo, Diyos, ha? Ay, hindi dyan na. Swing mo sa kaliwa. Ah! Hindi yan ang sinuswing ito.